Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Luzon Desires Mindanao, handa na ba kayo? KB Kilos Proto! KB Kilos Proto! Servisyon totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Proto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB Kilos Proto! KB paglalaban ng karapatan, problema ay matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Proto! Kakampe ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpi-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Proto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya ay makamit, lahat ay aming gagawin. KB Kilos Proto! KB Kilos Proto! KB Kilos Proto! Okay, mga KP, magandang hapon ho sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, mga suki ho natin, saan man kayo naroroon. Eto ho, kami ho'y live, hindi lang ho sa PTV, ganoon din ho sa radyo ng, ito'y Radyo Pilipinas. Yes, 738 to, yeah. Sa inyong pong talapitan. Mm-hmm. Uy, ngayong araw pala, Ben, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po sa lahat. Ngayon po, sa mga mamang tsuper, July 6, ngayon po ang pagpapatupad doon ng bagong implementing rules and regulation tungkol sa Anti-Distracted Driving Act. I'm sure lahat po na mga tsuper ngayon ay nakatabi na ho. Isang tabi na ho ninyo ay mga cellphone. Huwag niyong hawakan at huwag niyong gamitin sa pagtawag at mag-text. Delikado ho yan. Aba, marami naman masasample yan. Ayun, marami yan. Okay, embestigahan at serbisyo publiko, umpisa na! Palasubas na bus driver, hinahunting! Sagutin sa biktima, ayaw akuin. Alamin sa Kilos Proto. Mga kasambahay, tumaka sa amo. Masama raw ugali, parang hindi tao. Alamin sa Kilos Proto. Sa Roosevelt, EDSA, makikita ang mga buwaya. Kumita lang ng pera, pangketa, para sa tao. Inukupahan. Alamin sa Kilos Proto. Drainage project sa Taguig, inireklamo. Matapos may kumita, iniiwan ang proyekto. Alamin sa Kilos Proto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Proto, umpisa na! Okay, diretso na ho tayo. Sumbung Metro agad. Ito, ano? Binansaga na killer bus. Naku. Tumirada na naman. Madaling araw ng 26 ng Hunyo, nasa gasaan ng Nova Bus si Henry Leal. Base sa CCTV video na nakuha ng pamilya ni Henry, makikita na habang naglalakad sa sidewalk ng barangay Kaligayahan, Camarines, Caloocan City, ay si Henry ay nahagip ito ng rumaragasang Nova Bus. Pero sa halip daw na huminto ang bus para siya'y tulungan, mabilis daw ito'y umarangkada. Dahil sa aksidente, nagtamo ng galos sa balikat, ulo at baywang ang biktima, dahilan upang hindi makapasok sa trabaho si Henry. Base sa kanilang initial investigasyon, napagalaman ng bus na nakasagasa na may body, ito'y may body number 108 na minamaneho ng driver na si Messias at ang konduktor na si Gipolio. Okay, kasama natin ngayon si Henry Leal. Ano ba talaga nangyari sa iyo? Kayo nasagasaan, tinamaan, hagip. Naglalakad po siya raw pa uwi. Medyo masakit yung sabi, magja-jogging ako. Okay. Ewan ko, bigla na lang may umano sa likod ko.
Puro dilim na lang nakita ko, eh. Wala nang... Si, pero may tumama ba sa iyo, sa likod? Hindi ko sa na po alam kasi... Okay. Natilapong ka? Tapong, ano no, na po ako eh. Blackout na eh. No? Okay. So okay. Pinuntahan ng Kilos Pronto ang terminal ng Nova Bus para sa kanilang panig pero mukhang may gusto silang pagtakpan. No. Eto. Sabi niya sa akin, sir, kahit nakakausapin mo daw sila, hindi naman daw sila makabigay ng exact na detalye kasi nakausapin mo na nila yung driver at conductor. Kung maaari daw po, bukas balik kayo para imbestigan nila yung conductor nila. Okay, dahil wala pang sumasagot sa kanilang ito'y sa ito'y LTFRB ang tatawagan natin, ano? Para malinawan tayo dito, yes. Lexa, no? Mamaya balikan siguro natin yan. Diyan ka lang muna, ha? Okay. Oo. Marami rin tayong tanong sa kay Henry. Kung napablater mo ba ito? Napablater mo ba ito sa polis, no? Barangay lang. Sa barangay lang, wala sa polis. Oh, sige. Okay, mamaya po yan. Okay, dito tayo, Ben. Ito naman po, ah, hindi lang pala sa Zoo makikita ang mga buwaya. Mm-hmm. Dahil maging sa R10 Road sa Maynila, abay marami rin pala hong buwaya ang naglipa na. Panoorin po natin. Tagamando ang solusyon para maging organisado ang daloy ng trapiko. Ito'y gawain ng mga traffic enforcer ng MMDA at ng lokal na pamahalaan. Pero sa R10 Road sa Maynila, ito ang naaktuhan ng Kilos Pronto. Ang mga miron na tambay ang nakikialam sa pagpapadaloy ng trapiko. Ang dapat sana'y mabilis at maayos sa takbo ng mga sasakyan na antala. Ang kanilang binibigyang prioridad kasi kapalit ng natatanggap na barya ang mga pasaway na nag-U-turn at pilit na tumatawid na sasakyan sa maliit na puwang na ito. Manila Traffic and Parking Bureau o MTPB, gising na! Huwag tutulog-tulog sa pansitan! Nakakahiya namang mga tambay pa ang gumagawa ng nakaatang sa balikat ninyo. Kilos Pronto! Magpakitang kilas kayo! May nakita ka may pulis na nga, you know? Wala di rin, hindi rin niya pinansin. Ay, talaga. Siguro, Mayor. Sa, anong siya to? Maynila. Maynila. Mayor. Mayor Erap. Okay, dami na nangyari sa'yo. Mukhang tumatanda na ata si Mayor. Baka hindi na kaya ang trabaho ng pagiging mayor. Oh. Eh, Mayor, kung sakaling ikay, ganyan na lang lagi, marami na kaming nilalapit sa inyo, mm-hmm. Siguro pag-isip-isipan mo na rin kung pagpapatuloy mo pa ba o hindi na. Kasi baka marami pang ibang agresibo dyan na pwede maging alkalde. Tama. Mm-hmm. Fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik ang Kilos Pronto, mga KP. Ito yung kaninang nasagasaan daw ng Nova Bus na binansagan na killer bus. Sa issue niyan, kausapin natin ngayon muna ito si Ryan Salvador, head ng Public Assistance and Complaint Desk ng LTFRB. Magandang hapon sa iyo, Mr. Ryan Salvador. Apo, magandang hapon din po. Okay, Mr. Ryan, nandito ho sa atin si Henry Real. Ito ho'y kiniklaim niya ho na may video ho kami na siya raw ay nahagip ng bus o tumama bato o ano man dyan kasi malayo ang CCTV, ano? Kikita ho namin. Nova Bus, parang tinakbuhan siya o nakita ba o hindi siya nakita. Ba siya natilapo na lang ho siya eh.
Eh, ang gusto lang ho sana namin, boss, eh baka kasi hindi pa ho nakaabot sa ano to, sa pamunuan, NIPS mo ng Nova Bus, pero nag-report ka na sa barangay, no? Sa barangay, eh dito ho kasi, pag mga ganitong klaseng disgrasya, Nova Bus ho to eh. Hindi kilala ho ang Nova Bus pagdating ho sa mga aksidente at saka mga infraction ho sa LTFRB. Apo. Ano ho pwedeng magawa ho natin dito, sir, para mapanood nyo yung video mismo? And then, para mapatawag na rin ho mismo yung kung sino man representante ho ng Nova Bus, eh, tingnan na lang ho natin kung anong pananagutan ho nila. Kasi nakikita ho sa video. Kaya ni suggest po, sir, na ma-coordinate po sa amin yung pong complainant, yes, including my videos, okay, para po at the same time, we can raise it to our legal division immediately, mm-hmm, at for appropriate action po, at may set din po yung for hearing, okay, pagkaroon po ng resolution regarding the said violation. Alright, sige. Nandito, Henry, naintindihan mo? Kailangan natin pakita yung video na yan. Apo. Para sila ay mapatawag na rin. Una, titingnan muna yung lahat ng everything para medyo mapatawag. Ito, pwede silang, I don't know kung ano magagawa ng... Boss, ano ho bang magawa ninyo? The most na ito ho ba, pag ganitong klaseng infraction, papatawag nyo lang ho ba? Or hahabulin nyo ba yung insurance ho ng bus? Kung meron po tayong involved na physical injury, pinapaliwanag po nating hearing, yes, officer yan. Hello po? Yeah, na, yeah, okay. Yes, pinapatawag po namin ng operator. At the same time, kinukuha rin natin ang testimony ng complainant regarding sa nangyaring insidente. Hmm. Then from there, meron po tayong guidelines, which is 2011-004, okay, sa mga violation, including the insurance kung involved po ng injury on the part of the complainant po. Well, ipagpagkaubayan na ho namin ang, sa inyo ho, ang Kilos Pronto. Hmm. Ito ho yung kaso ni Henry Leal. At siguro ho, tingnan nyo na lang ho siguro na maigi ang video nito para mapatawag nyo ho. Ano mang hakbang magagawa nyo, eh, bilang respeto lang ho, eh, pagkakaubayan na ho namin sa Lex. Imbestigahan po natin yung video, papanoorin natin maigi ang video para po ma-evaluate yung nasa naturang violation. At the same time, makakasa po kayo na kami ay action sa ipopawad nyo po na consent sa amin. Oho. Sir Ryan, si Alex Santos po to. Si Henry kasi ho, baka gusto kasi ho niya magpa-check up dahil yung iniinda po niya sakit sa kanyang batok. Opo, dahil doon po yung tinamaan eh. Ano po, mas advisable ka po na mag-check up po siya, yes, sa nangyaring insidente para at the same time, isa din po yan sa magiging ano po, may discuss na po during the hearing kapag isinet, yes, po siya ng hearing. Hmm. Sa magiging ano na pananagutan o liability ng operator, regarding physical injury po. Okay. Thank you. Thank you, Mr. Ryan Salvador. Ano? Maraming salamat, sir. Sasamahan na lang ho namin sa inyo. Ito hong nagko-complain na si Henry Leal. Nang sa ganun, hey, bahala na ho kayo. Okay, Henry, okay sa'yo. Mas maganda, samahan ka namin para makita nila lahat ng mga bagay na magagawa nila doon. Apo. Insurance man yan, ay maaaring pangkisa nila o anumang mga infractions pa. Mm-hmm. At least ay parating na natin, okay, sa LTFRB. So, thank you, Henry. Samahan ka namin, ha? Apo. Hindi yung pupunta lang dito tapos nire-refer namin. Yeah. Hindi ganun, Kilos Pronto, ha? Apo. Talagang susubaybayan. Susubaybayan namin. Apo. Yes. Okay, dito ho tayo. Sumbong Promdi naman po tayo. Tatlohong kasambahay ay dito sa Antipolo City po yan. Minamaltrato raho ng kanilang amo. Puro mura at masasakit na salita ang ipinapakain daw sa tatlo na kasambahay na kinilalang sina Ina Sicala, si Annalina Nieves at Romeo Diga na kanilang among si Emelita Ocbenya. Madalas din daw po silang malipasan ng gutom sa sobrang trabaho. Maging ang 15 anyos na si Ina Sicala, ay hindi daw nakaligtas sa matinding verbal abuse ng among babae. Kaya ho, ang ginawa ni ng tatlo nito, ay tumakas lang po sila anong Martes o na 4 ng Hulyo. Pero ngayon, ay natatakot na sila dahil napag-alaman nilang inireport sila ng kanilang amo sa pulis, at pinagbintangan daw silang nagnakaw ng mga alahas at ilang gamit sa kanila pong pinatagtatrabahuhang bahay. Okay, kasama natin si Ina, si Annalyn at si Romeo. Sino ba yung minor de edad dito? Pakitakpan ang mukha mo dahil minor de edad ka dito. 15 anyos to. Okay. Okay, si Annalyn muna. Annalyn, ano bang punot dulo kung bakit mainit ang dugo sa inyo ng amo ninyo? Yung pag naglilinis po kami, linis kami ng linis maghapon. Okay. Pag nakikita po kaming nagpapahinga, lalo pong galit na galit. Ayaw po nilang nagpapahinga kami. Ano ba tong amo ninyo? May edad na ba o bata pa? May edad na po. Oh, kaso galing po sila sa mahirap. Oh. Nabiglang nagbiglang yaman? Mm. Parang gano'n? Mm-hmm. Okay.
Pero verbal abuse lang, hindi naman kayo sinasaktan? Hindi naman po, pero dinuduro-duro po kami. Anong pinagsasabi sa inyo? Sabi, putang ina nyo. Ganun na lang, sabi nyo ng PI kung ano, nagmura. Nagmumura. Opo, nagmumura. So, ganun. So, hindi nyo ma-ano yun, hindi nyo ma-atim yun. Opo, opo. Kaya po, doon po kami lumayas. Oh, ikaw naman, ano? Nag-ano po ako, nag-gagarden po ako sa umaga, nagdidilig po ako ng mga halaman. Tapos, simulang umaga po, na initan po, tsaka sa hapon, na ulanan naman po. Hindi po kami pinapahingahan. Oo. O, hindi rin kayo pinapakain? Ang kain po namin alas dos ng hapon. Alas dos ng hapon? Almusal namin alas gis. Oo, so lipas na. Opo. Nalilipasan kayo. Okay, ikaw naman, si Ina, bilang ikong bunso dito sa mga kasambahay, ikaw rin ba ganun rin dinanas? Opo, kasi po nauna po ako sa kanila eh. Oo. Tatlong linggo na po ako, dalawang beses na po ako minura-mura po, umiiyak ako. Tapos po, muntik na po kumpasin ng hanger po. Kasi po, nagtapat po ako sa kanya, sabi ko po, ma'am, hindi ko po kaya ang trabaho, ma'am. Babayaran ko na lang po yung pamasahe, ma'am. Tapos sabi niya daw, parang panluloko daw po yun. Sabi ko, babayaran naman po, ma'am. Ayaw niya po napalisin ako. Tapos, sabi niya sa akin, nanununtok daw po siya ng mukha, ganun po. Oo. Mga ilang taon na ba kayo nagtatrabaho dito sa amo ninyo? Bago pa lang po. Mahigit isang linggo pa lang isang po. Isang linggo pa lamang. Opo, kaming dalawa. So, ibig sabihin, nung kayo'y dumating doon, walang iba silang katulong? Bago kayo talaga? Kwan po kami. May pinalitan kami tumakas din po. Ay. So, may history na talaga? Opo. Okay. Marami na po ang tumakas sa kanila. Oo, grabe, Ben, no? Boy, at saka... Oo. Kasambahay so, din. Kinukuha namin ang side ng pamilya Okbena, lalong-lalo na ho yung kanila pong nireklamo ang amo na si Emelita. Ma'am Emelita, kung kayo po'y nakikinig, bukas po ang Kilos Pronto sa inyo pong panigo. Dahil ito po'y pinapakinggan mo namin ang reklamo ho, laban sa inyo. I don't know, kung talaga hong... medyo masakit ko kayo magsalita, dapat nga ho, Ma'am Emelita, huwag ko ninyong ganun-ganunin po ang mga kasambahay. Naku. Dahil sila po'y makakatulong sa inyo. Diba? Isipin naku, natin, naku. Sila po'y nagtatrabaho sa inyo at dapat ayusin natin pagtrato sa kanila. Kung meron silang kamalian, abay, sa pagsabihan, hindi po yung bubulyawan mo at mumurahin mo, diba Ben? Eh, para silang Arabo nito. Yung? Parang Arabong amo. Na nagmumura pagkataas papakainin ng alas gis ng almusal ang pananghalian alas dos. Nako. Ito muna nga na. Ay, yung panghapunan ninyo, anong oras? Mga alas 7 na po. Alas 7. Ganun. Oh, nakita mo naman. Oh, kayo ba'y sinampahan ng kaso? Ano pa mga kaso ang sinampa sa'yo? Sinampa po sa amin, estapa po. Estapa? O ba? Bakit ganun, estapa? Kasi, sabi daw po. Dahil nga daw po dun sa tumakas po kami. Tapos, tumakas po kami. Tapos nagnakaw daw kami ng alahas at saka kwan po. Nag-kwan daw po kami. Binaliktad na kayo. Opo, nagbali daw po kami 3,000. Ito, siguro. Kausapin na ho natin para sa Kilos Prontong Aksyon. Makakausap po natin si Ma'am Maria Zenaida Campita. Siya po ang Regional Director po ng DOLE 4A. O, ito pong Department of Labor Employment. Dito po sa Region 4A. Ma'am Zenaida, ma'am, magandang hapon po sa inyo. Ma'am Zenaida, good afternoon po. Magandang hapon. Opo, si Alex Santos po, kasama ko po si Ben Tulfo. Ito po yung Kilos Pronto. Meron kami ho ditong kasambahay, mga trabahador po ito na isa pong homeowner dyan po sa Antipolo City. Ang sabi ho sa kanila, madalas daw sila minumura at hindi daw tama yung ang oras ho ng kanila pong pananghalian, hapunan, at agahan. Ano pwede ho natin action dito, ma'am? Okay, sir. Sir, ganito po yan. Kasi yung ang nasasaklaw po ng aming authority on kasambahay ay yung compliance on general labor standards. Okay. Sabihin, yung kanilang basic wage, yung dapat na tinatanggap nila. At kung pagdating naman dun sa mga verbal abuses, ako po yan na pwede po silang ipatawag sa barangay. Sa barangay? Apo. Oh, okay. Kasi pwede silang magsampa ng reklamo against their employer. Pero kung pagdating naman po dun sa kanilang sahod, mga kailangan na hulugan, ay sa amin po iyon. Oh, di ba meron ho tayong batas ho niyan sa kasambahay loma? Opo, yes, ma'am. So, ang minimum po sa Antipolo City, nasa 2,000 na po yan. Okay. Ang nakaset sa ating wage order 2017. So kung 2,000 po, ibig sabihin below 5,000,
Dapat ay binabayaran. Excuse me po, ma'am. Hindi po sweldo po ang kanilang pong problema. Okay. Yun nga ho yung verbal abuse at hindi magandang pagtrato sa kanila. Po yes. Opo. Next sabihin mo, ma'am, si Ben Tulfo, ano? Eh, sinampahan din ho sila ng kaso kasi dahil hindi na makayanan. Sinampahan sila ng kaso ng staffer out, nagnakaw. Ah, ganun. Eh, so, talaga po pag yung mga ganyan, sa barangay po yan. Okay. And then local police na po. Okay. Ang sa amin po talaga yung general labor standards. Mm-hmm. Okay. Sige ma'am, eh kung ganito, eh dahil total may police na rito ata na pumasok. Pinasok na ba kasi pulis na ano? Nakablatter sa pulis. Nakablatter. Sige ma'am, eh nasabi niyo na sa amin, eh ito kakausapin ho naman namin itong sapaw, ha? Opo ma'am, tulungan na din po sana na alright, punta sa public attorney's office. Okay. Okay. Sige po ma'am, thank you so much po sa dole. Okay, nasa linya si Attorney Demetir Huerta, siya pong OICO ng Administrative Services ng Public Attorney's Office. So, Pao, Attorney, magandang hapon po. Ay, magandang hapon po sa inyo. Opo. Ginoong Alex po at si Ben Alex po. Santos at opo. Kay Ginoong Tulpo. Opo. Attorney, anong pwede natin alok na tulong po dito sa mga kasambahay? Dahil nga ho, ito po'y verbal abuse at yung pagmamaltrato na rin ng isa pong dito ho sa isa pong homeowner po sa Antipolo City. Mm-hmm. Kanila pong amo. Uh-huh. Sir, maliban yan, dadagdagan lang. Sinampahan ho sila ng kasong estafa raw sa pulis. Eh, parang nagnakaw kasi hindi ho nagustuhan pag-alis, ano? So, sinampahan sila ng kaso ng estafa raw at kung ano-anong pinatong doon, alahas, at kung ano pa yung mga sinabi? Alahas daw nawala? Alahas at saka nagbali daw po kami ng 3,000. Nagbali daw sila ng 3,000. Eh, sa mga ganitong klaseng kaso, kawawa naman ho itong mga tatlong kasambahay na to. Ano magagawa ho ng Public Attorney's Office? Well, kung may sinamap pong reklamo laban sa kanila, halimbawa ang kasong kriminal na estafa, eh, pwede naman ho nating maasistehan yan sila. Mabigyan natin sila ng abogado upang samahan natin sila doon sa... Yes. Sa police station na... Sa police station pa lang ho ba ito? Opo, nasa police station na ho eh. Police station pa lang ito, maaaring binilater pa lang. Kasi kung reklamo o kaso na yan, dapat sa piskalya ho sinasampa yan eh. Mm-hmm. Oo. So parang lumalabas attorney, hindi pa umabot sa piskalya, talagang ginamit lang yung pulisya. Pero just in case, natatakot ho sila, baka mamaya pick-upin na lang sila tapos hindi lang malaman, nasa piskalya na yan. Eh ano hong dapat magawa ho rito? Kasi hindi ho malinaw kung estafa ba o theft o depende ho sa alahas. Eh, alam niyo naman ho kasi kung minsan may mga among talagang sinasampan ng kung ano, pinapatungan ng mga kasong mataas. So yung sinasabing grand theft na kung minsan aabutin ho ng 800,000 ba yan, sir? Parang ganyan na hindi makapagpiyansa? Kung ganyan ho na papalabasin nung amo na may kinuha daw, may nawala. Yeah. Kadalasan po ang nagiging kaso ng kasambahay qualified theft po. So kung ganyan no mangyayari, hindi naman ho sila basta-basta na pwedeng hulihin ngayon ng mga pulis dahil maaaring siguro yung allegation ay matagal na nangyari yung pagkuha o nawawalang matagal na siguro nawala yung mga sinasabing bagay. So hindi naman sila, wag sila matakot at siguro at siguro attorney attorney Huerta, mas maigi siguro ho sir na para maprotektahan po ang kanila pong karapatan. Kami po ay dudulog sa inyo, sasamahan namin silang tatlo para at least meron silang abogado. Para in case po na tatawagin po sila ng pulis, meron po tayong abogado na susuporta sila sa suportang legal po. Tama po yun. Yes. Mas maganda nga ho na papuntayan na lang po nyo dito sa amin para nang sa ganun, hindi lang maprotektahan yung karapatan nila, kundi magabayan pa namin sila kung ano pa yung pwede nilang gawin. Yun. Pwede rin po silang mag-counter, ano rin po, kontra-demanda buong po sa amo nila dahil verbal abuse at yung maling pagtrato sila ng nitong amo. Tama po. Pwede hong masampahan talaga ng reklamo yung amo nila. Okay. With that, attorney, thank you so much po. Walang anuman po. Okay. Yun. Okay. Sasamahan na lang namin kayo, ha? At least, meron na tayong abogado na puprotekta sa inyong karapatan. Okay? Okay. So, dyan lang muna. Ito, parang Lex, mga illegal na terminal na naman na nasilip ng ating Kilos Pronto team. Kung saan yan, ito, panoorin nyo.
sidewalk o bangketa, sadyang ginawa ng ating pamahalaan upang magamit ng ating mga pedestrian. Pero sa nasilip ng Kilos Pronto, ang iba nating kababayan sadyang matigas lang ang muka at isinasawalang bahala ang kapakanan ng nakararami. Sa may Roosevelt kahaban ng EDSA, ang mga makakapal na mukhang UV Express driver na ito sa mismong bangketa gumawa ng pila ng kanilang pampasero mga sasakyan. Ang resulta, ang mga pedestrian wala nang madaanan. Kaya ang sidewalk na para sa mga tao, naging terminal ng UV Express. Ang parker at driver na ito, sa mismong tapat ng no loading and unloading and waiting anytime sign, nagtatawag at nagsasakay ng pasahero. Hindi mawari kung nagbubulagan o sadyang matitigas lang ang mga bungo ng mga driver at parker na ito. Ang malupit niyan, halos isang dura lamang ang layo na naturang terminal sa mga nagtutulog-tulog ang MMDA traffic enforcers. Mga sir, aksyonan nyo na ito. Kilos Pronto! Okay, para sa garang solusyon, makakausap natin si Bong Nebreha, Supervising Operation Officer ng MMDA. Magandang hapon ho sa iyo, Mr. Nebreha. Magandang hapon ho, Sir Ben at Sir Alex. At magandang hapon sa lahat ng ating tagapakinig. Sir, ano lang, dinudulog ho namin yung ito ho yung mga terminal dyan ho na hindi natin maintindihan. Kung UV ano Express. Ngayon, UV Express ho, ng ito ho yung kalimitan ho na inireklamo. Ano ho bang take nyo rito, Sir? Dyan ho sa may EDSA Roosevelt. Sir, ano? Ito po, meron po kami sa MMDA ng anti-illegal terminal operations. Actually, akin, under ko po yan ngayon. Mm-hmm. At araw-araw po kaming sinusuyod po namin yan magmula Balintawak hanggang sa farmers. Mm-hmm. Yung, ano po, yung pinapakita po natin, yung problema natin po dyan sa bandang Muñoz, ano? Meron po dyan, dalawin po dyan, terminal, sir. Actually, tatlo po yan. Okay. Hindi lang po natin nakikita yung isa dahil nasa likod. Meron po terminal dyan sa Jackman. Mm-hmm. At may terminal din po dyan sa Walter Mart sa harapan. Okay. At sa likod ng Walter Mart sa Dangal Street, may terminal din po ng mga tricycle dyan, sir. Mm-hmm. Ano hong magagawa natin dito, sir? Parang cat and mouse lang to. Tago, alis pag nandyan na kayo. Ano hong magagawa ho ninyo rito? Ito ba'y legal, illegal? Declare it now, sir. Ano ho ba? Sir, actually po, ganito po yan. Tin-inspect po namin lahat ng mga nagte-terminal. Mag-taxi, UV Express, UV van. Ang napapansin po namin, sir, meron po silang pinapakita permit sa amin. From? Na galing po sa Quezon City DPOS. Nako? Nako. Ano hong take ninyo dyan, sir? Kung merong ganyan, nasa illegal MMDA ho kayo eh. Di ba? Mas may karapatan ho kayo pagdating sa mga national... Ito, sa may Muñoz to. Sa may EDSA Muñoz? Roosevelt. Tama Roosevelt, po yan, sir. Nakapag-ugnayan na po kami sa DPOS kasi po nung pina-operate po yan, gusto ko na po, kung ako po tatanin, gusto ko pasarado yan kasi pag nag-spillover po yan, nag-spillover po sa EDSA, traffic sa northbound natin. Tama ho kayo, sir. Lalong-lalo na sa hapon, ano? Tama kayo, sir. Tama ho kayo. Okay, sir, yun nga po, may permit sila. Ang usapan po namin ni Sir Dexter Cardenas, if they will be violating the terms of their permit, nako. Okay, pwede po namin i-recommend na ipasarado. Uh-huh. E magmula po noon na in-operate po namin yan sunod-sunod, araw-araw, natutupo na po yung mga nandyan, nagdadalawa-dalawa na po sila. Kaya sinasabi po namin sa enforcers, pag yan sumobra sa dalawa, tikitan nyo na, paalisin nyo na yung pangatlo. Okay. Pero, sir, with your yes sir, tama po kayo. Lahat po ng terminal pinag-aaralan na po namin. Yes. Actually sa ito po sa pamumuno ni General Lim at kay Chief of Staff niya na si Sir Jojo Garcia, sinabi na po nila sa akin na pag-aralan na lahat 'yan. Tignan nyo na lahat kung anong legal dyan at illegal. Mm-hmm. At kung meron man silang permit na pinapakita pero nakakaambalan sa traffic, ipasarado na. Okay. At makipag-ugnayan na tayo sa local government. Opo. Sir Bong, pwede ba ho kayo makipag-coordinate na lang po kay DPOS Head, former General Elmo San Diego? Mukhang kung talaga ba hong binigay nila yan ng opisina ng DPOS, siguro dalawa mag-usap para at least malinaw ho kung ano ba talaga. Dapat bang linisin ang mga sidewalk na yan? Dapat bang gawing illegal terminal? Yun nga po, sir. Actually, sa Jackman Plaza, for example, yung inoccupy po nila is a private property easement ng Jackman Plaza. Okay. Ang problema lang po nila talaga is dadaan sila yung entry, yung
ingress at saka egress nila is sa sidewalk. Okay. Okay. Which is ano na yun? Public, ano na yun? Ma po yun, sir. Nakakasagabal po yan. Yes. Lalo na po pag rush hour, marami po taong umaakit at bumababa ng MRT. Sir? Napaka-peligroso po sa pedestrians natin. Sir, may tatanong lang ho ako sa kabatiran ho nakararami. Sino bang may mas may kapangyarihan ho? Yung MMDA ho dyan or yung lokal na pamahalaan dyan ho sa mga terminal na yan? Kasi kuminsan ito, racket na ho to, livelihood program ho to ng iba dyan sa mga putok sa buhong. Alam naman ho natin, may mga iba ho dyan na kuminsan hawak ho ng mga pulis. Ito mga terminal na ho to, hindi na magmamalaki to kung wala hong nasa likod nito eh. Kaya ako ho, sir, ay sinasabi ko, siguro nandiyan si General Lin na yan, ito ho talaga, declare war na ho ito sa mga ganitong klase mga terminal. Nakakasikip ho ng traffic, delikado sa mga tao eh. Kaya ho, nilalapit namin ho sa inyo. Pero ako ho'y naniniwala, mas yung malawak yung saklaw ho ng MMDA kaysa sa lokal na pamahalaan kasi kung gagawin ho ng MMDA ng city government ng Quezon, ito ho, pagkatapos, magagawa na rin ho sa ibang mga syudad, parang iba-iba ho yung pagdating ho sa mga terminal, sir eh. Sir, makakaasa po kayo sa EDSA, talaga mong ipapasarado po namin yung mga terminal na yan. Alright. Actually, mapapansin niyo po, sir, siguro marami na rin po nagreklamo sa programa niyo. Meron po isang terminal dyan ng UB Express sa ilalim ng MRT North Avenue Station. Pantay. Dyan po sa southbound, ano. Pinatignan po sa akin ni General Lim yan. Nakita po namin, inoperate po namin yan. Ang di lang po namin magawa is mapasok dahil private property. Kaya po ang ginawa namin, inoperate namin sa labas. Okay. So, paglumabas na po yung mga UB Express, saka po namin inuhuli dahil matay na po. Umaasa na siguro kami, sir, sa MMDA kung ano pong gagawin ho ninyo dyan. Yes, sir, makakaasa po kayo. Actually, sir, ma-report ko lang po ngayong araw na to ang anti-illegal terminal operations namin ay naka 26 apprehensions yan, po yan. Sir, makakaasa rin ho kayo sa Kilos Pronto. Marami ho talaga nagsusumbong ho sa amin kasi itong mga illegal na terminal, may humahawak ho nito rito eh. Dito lang sa Quezon City, kahit saan, jeepney ho, nakakasagabal ho. Ano? Pero kami ho'y umaasa kay General Lim, declare war na ho sa mga illegal na terminal na yan kasi nasa likod ho yan, hindi naman ho mga driver eh. May nagme-maintain na ho niyan eh. Mga sigurado na galing sa City Hall o di kaya dikit sa City Hall, yung mga pulis-pulisan dyan, ewan natin, pulis matulis. Ang tawag ko sa kanila. Kaya sir, good luck ho sa inyo. Gusto ho namin makita talaga. Alam po namin ang kinakaharap namin at saka pinabangga namin pa din sa mga operations na to. Kung mapapansin niyo po, sa tapat po ng Department of Agriculture, ang dami pong jeep dyan sa Quezon City Circle. Pinataboy na po namin kanina umaga yan dahil po talaga nakaka-traffic po sila sa daloy ng traffic sa lugar na yan. Aasa ho kami, sir. Ano? We look forward to your talagang ito, agarang aksyon. At titingnan na lang ho namin, ha? Good luck. Thank you, sir. Thank you. Pakto po yan, sir. Araw-araw po. Alright. Sige, sir. Salamat po. Okay. Nag-aalala ngayon ang mga residente ho ng Katurian Road dyan ho sa P. Lucas Street, Barangay Napindan, Taguig City. Sa matinding pagbaha ho sa maaring mangyari ho sa kanilang lugar, ang dahilan, ito, panoorin po natin. Sa reklamong ipinadala ng isang concerned citizen sa Hybrid Integrated Public Service ng Kilos Pronto, ang kanila raw kalsada at drainage sa barangay Napindan, Taguig City, hindi tinapos na lokal na pamahalaan ng Taguig. Ayon sa kanyang ipinadalang mensahe, nitong Marso inumpisahan ang drainage improvement project sa kanilang barangay, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin daw ito natatapos. Sa litrato na kanyang ipinadala, makikitang natapos ayusin ang sidewalk, pero ang kalsada at drainage hindi tinapos at iniwang nakatiwangwang. Resulta, matinding pagbaha sa barangay Napindan. Panawagan ng mga residente sa lugar, tapusin na sana ng lokal na pamahalaan ang proyekto dahil tag-ulan na at siguradong matinding pagbaha ang daranasin nila. Okay, nakipag-ugnayan po ang Kilos Pronto sa tanggapan po ni Mayor Laarni Cayetano ng Taguig City pero walang gustong magbigay po ng pahayag tungkol sa isyong ito. Pero ayon po kay John Salolog, siya po yung admin officer po ng Taguig City. Bukas daw na umaga ay pupuntahan po ng engineering's office ang naturang lugar para daw nila aksyonan ang problema.
Mayor Laarni. Ma'am, ayos naman po yung problema dyan. Ha? Eh, madalas na ho kayong ayaw makipag-usap sa amin. Ha? Sige kayo, may balang araw baka may ano siya. May kailangan kayo sa amin, delikado pero, kayo. Pero alam ko ang sasagot daw ata diyan yung kanilang engineering's office. Engineering or PIO ata nila Yun. Which is normal ano. Baka siguro busy nga to. Kaya lang sa amin sa kabilang istasyon pa, ganun talaga. Give us time, ma'am. Give us time. Kilos pronto. Gobyerno naman po to eh. Okay, sige. Tulungan Sumbong tayo. Metro naman tayo, Lexa. Sumbong sige. Metro. Isa na namang matigas. Ang anto. Tingang kontraktor. Magtututros ba ito? Ang nare-reklamo ng mga obrerong kulang ang bayad na natatanggap. Nahihirapan si Ngilin, Dioscoro, Dayan-Dayan at Marshall Bagay, mga subcontractor ng JJ Tan Construction Company. Ilang buwan na raw natapos ang proyekto pero ang kabuuang bayad ay hindi pa nila natatanggap para silang Bumbay kung maningil sa JJ Tan Construction Company dahil kailangan araw-araw silang pumunta pero ang bayad kulang-kulang din. Mahigit 30,000 pesos na ang balanse kay Dioscoro, Dayan-Dayan, habang mahigit naman na 400,000 piso ang utang kay Marshall Bagay. Abay, kasama natin ngayon sa studio si Dioscoro, Dayan at Marshall Bagay. Ano ba nangyayari sa inyo rito? Lugi na ba? Wala na ba talaga? Bangkarote na ba yung inyong principal o sino yung pinagtatrabahuan ninyo? Eh, siningil ko nga, sir. Sabi ko sa kanya, nung inutosan mo ako, sabi ko, sir, yung ano muna, yung billing in charge sa... Okay, ano sinabi? Sabi ko, ma'am, magkano pa yung naiwan kong pera? Ang sabi niya, hindi ako makapagsagot dahil magagalit si Jaime. Okay. Sino si Jaime? Yung kapatid ni Sir James. Okay. So ano daw sinabi nito? Ba't hindi daw ako mababayaran? Sabi niya, hindi daw ako babayaran nila hanggap di daw tapos. Hindi natapos niya ba? Hindi ba? Ngayon, pinapasok ko yung tao ko, sir. Okay. Tinanggal kami lahat. No. Sinabihan kami sa toolbox meeting na alis na kayo dito. Hindi na ko na kayo kailangan. Okay. So, pinalis na kayo? Oo, pinalis okay, kami. Okay, sige. Diyan ka muna. Okay, para bigyan linaw ang isyong yan, nasa linya ng telepono si Engineer Jaime Nunez, ang Vice President ng JJ Tan Incorporated. Engineer, magandang hapon po sa inyo. Engineer, magandang hapon. Mahina. Engineer Jaime Nunez. Okay, narinig mo na ako, Engineer. Tinanggal ko ng mic ko para sa iyo lang ha? Narinig mo na ba ako, Engineer? Okay. Okay, Engineer, si Ben Tulfo, live ho tayo sa Kilos Pronto, sa PTV4, live ho tayo, no? Government station ho to. Kasama ho natin si Alex Santos. Dalawa ho sa kontratista ho ninyo rito, lumapit na ho sa amin. Parang ayaw nyo raw ho bayaran ang kanilang mga... Ito'y ginawa sa inyo. Kilala niyo naman siguro yung dalawa na yon. Kilala niyo ho ba? Yes, sir. Okay. Ano ho bang kwento? Ba't ayaw niyong bayaran? No, sir. Hindi po sa ganun na ayaw bayaran. Usually, sir, regarding po kay Dayan-Dayan, sir. Oh. May mga billing po siya rito na napapending na hindi naman po unclaimed. Kasi hindi po siya napapakita na. Hindi siya nagpapakita na? Yes, sir. Hindi po napapakita. Usually, ma'am. Galing ko. Okay, sandali lang, engineer, ha? Engineer. Okay, dyan ka, ha? Okay. Sige, Dayan-Dayan, sagutin mo. Okay, ano sinasabi? Sir, paano po magpapakita kami dun, sir? Tuwing darating po yung billing, sir, lagi pong negative. Sir, tuwing darating daw yung billing na binibigay, lagi daw negative. Tinataguan. Paano po hindi magiging negative, sir? Itong si Dayan-Dayan, sir, may mga deduction po siyang mga pinukuha, like canteen, at saka mga PPE, yung personal equipment po lang, then yung cash advance. Okay. Kasi dito po sa record ko, based on nung period COVID nung June. Okay. Sige, sir. Sandali, engineer. No? Totoo ba yung sinasabi ng engineer? Yun na nga, na may sir. Mga deduction daw kayo. May deduction. Pero sa kontrata po, sir, malinaw naman po na sa kontrata, no deduction to be deducted on every billing. Yun po yung pinirmahan naming kontrata. So ngayon... Pero meron kang mga kinuha sa kanila?
Meron po, sir. So, ngayon, ang ginawa nila, binawas yung... Binawas, sir. Binawas sa'yo. Eh, ngayon, eh, saan natin ibabawas yun? Ibig sabihin, eh, sa usapan po kasi ng kontrata, sir, sa kanila po ang materials. So, ngayon lang po, nung nakita nilang malaki yung billing namin, parang nagka-interest sila. Oh, yes. Narinig mo yan, engineer? Parang nagka-interest daw kayo? No, sir. Usually, sir, yung mga deduction lang naman po namin dito. Ito lang po, sir. Ang deduction namin dito is retention. Then yung EWT, usually standard naman po yun. Okay. Yung clustering po, sir, na okay. Naka-hold sa kanila. Okay. Na sige. Sige, sir. Sige, tanong ko. May problema ho bang gawa nila? Sir? May problema ho bang gawa nila, sir? Usually, sir, may problema po, sir, pagdating sa plastering, hindi po na-active ng paint scheme code contractor. Kayo ho ba yung kinausap ninyo sila sa kalidad ng trabaho nila? Sir? Sinabi niyo ba talaga ang problema nila doon sa kalidad ng trabaho nila para nagkaalaman na hindi umabot sa amin? Sir, every time na magbibiling sila, sir, sabi ko po sa kanila lagi na ipapa-active po nila doon sa scheme code contractor para ma-i-rebilling po nila yung okay. Mga naka... Alright. So, ano hong mangyayari dito, sir, para kay solution na? Sila ho ba'y mababayaran o hindi? Ganun na lang kasimple. Sir, sir. Sorry, sir, willing po kami magbayad. Ang problema po dito kay Dayan, sir, hindi nagpunan. Ganito na lang, sir, ha? Ganito na lang, ha? Okay, sige, para maikse, no? Willing kayo magbayad, sasamahan ho ng Kilos Pronto para makita ho namin kung paano kayo magbayad. Para malaman, nagsasabi kayo ng totoo, sir, ha? Okay? I will take your word na hindi siya nagpapakita ngayon, magpakita na ho kayo, kasama na ho ang Kilos Pronto Investigative Team. Kasama ang bitag yan. Mamamagitan ho kami para makita namin kung sinungaling naman to si Dayan, sisinturunin ko naman sa harapan niyo, sir. Alright, na... sir, ganito na lang, ano? Solution na tayo. Sabi ko, kapag nagsinungaling si Dayan, at siya'y hindi magpakita roon, kami lang nandoon, makakasiguro, sisinturunin ko. Ikaw, sisinturunin kita, Dayan, ha? Oo. Ngayon, ha? Okay, sir. Para magkaalaman. Magpakita ka naman, sir. Kasi kung wala ka riyan, abay, sisinturunin kita, sasapatusin din kita. Sabi mo kasi, babayaran mo, hindi ba? Yes, sir. Uusapang matino, sir, ha? Usapang lalaki to, ha? May pagka, yes, may pagkabruskuhan ang usapan natin. Ngayon, ikaw, Dayan, sir, sandali, ha? Dayan, sasamahan ka namin. Okay, Attorney Johnson Cañete, sasamahan namin si Dayan parang sa ganun, hindi siya pwedeng magpalusot. Sasama kami sa iyo para magsasabi ka baka kasi hindi para malinaw. Okay, sasamahan ka namin. Ikaw naman, ano naman problema nang sa iyo? Yung sa akin, sir, kukunin ko talaga yung perang na iwan ko. Magkano na iwan pera doon? Yung 462,000. Sir, ito naman sa isa, 460 something thousand daw, sir. Kay, 64, sir. 464 plus, sir. Okay na. Kailan ho mababayaran to? Si Marcial Bagay. Si Marcial. Dito po kasi sa construction, sir, may mga procedure po tayong sinusundan na mag-actual billing, actual accomplishment, yung pong pinabayaran namin. Okay. So, sir, anong kinakailangan gawin ni Marcial, sir? Sorry, sir, kailangan pong kung willing po siya na pumunta, pwede po natin i-evaluate. Okay, natin. Okay, samahan ka rin namin, ha? O, sir, ganito. Sasamay. Para wala nang maraming kwentuhan to. Sasamahan ka namin, i-recompute, recalculate lahat yung sinasabi na lahat. Kasi itong puranit si Boss, sandali, hindi ko naintindihan yan. Sasamahan ka na namin, kasi dito walang mangyayari. Puro tayo satsatan, puro talsikin laway natin. Sasamahan ka namin. Kung sino man sa inyong dalawa magkakamali, abay... Meron kami sinturon. Seryoso to. Magpakita sila ng dokumento, ha? Kayong dalawang panig, ha? Yun. Okay, sige. Sir, Attorney Cañete, talagang sisiguraduhin ho namin na wala na ho ditong... Alam naman ho namin, kayo talaga yung magbabayad, sir. Ha? Si Engineer Nunez. Engineer Nunez? Kailan po, sir? Kailan po ang schedule, sir? Ay, bukas na bukas, sir. Pupuntahan ho namin kayo. Oh. Nakikita ko sa inyo, sir. Ipahanda ko po. Okay. Sige. Nakikita ko naman sa inyo, sir. May sinseridad ho kayo, sir. Yeah. Ha? Willingness naman, yeah. Ha? Okay, yung dalawa, sasamahan namin kayo. Huwag kayo mag... Ito, ha? Nakita namin, napakabait no ito. Oh. Okay? Dapat kayo rin. Kayo, pakita rin kayo mabait. Kasi, ang binibigay niya sa... Ito yung... Dibali na, okay. Oh, okay. Na, mag-usapan yan. Tama, hahaba pang kwento. Okay? Relax na lang kayo. Sasamahan na. Sir, maraming salamat, Engineer Nunez. Nunez. Okay? Thank you. Okay. Well,
Sus Maria Jose. Oh, dami. Relax ka na. Ay, okay, no. Batiin muna natin. Oh, sila Nor Giday, mas madaming buhaya sa Senado at Kongreso. Ano pag ibig sabihin? Watching from Israel, si Michelle Cruz at Kilos Pronto. Ay, saludo sa programa. May puso! Ayun, si Sara Morales naman, magandang hapon po. Sir Erwin, Sir Erben, Sir Alex, mabuhay kayo watching from Malaysia. Pero maganda siguro sabihin na ho natin sa inyo. Ano, si Tula Erwin nga pala on vacation. Yo. Hanggang ho, babalik na ho siya ng 17. Medyo nagre-relax. Ako naman ho, kung kayo ho'y hinahanap nyo ako doon sa Bitag Live, relax lang ho kayo. Yun. Gusto ko rin muna magbakasyon. O yung mga nami-miss kami ni Tula Erwin, ha? Yeah. Eh, relax lang ho kayo. Mapapakinggan, mapapanood ho kami. Malapit na. Papahingahin nyo naman kami ng konti lang. Ano? Dahil higit sa sumbungan, imbestigahan at isyong kinakalang solusyonan, ang serbisyo pampubliko dapat kilos. Pronto!